Bali, Mayor, let me know ha kung ano yung nadipag-desisyon na ng klase. Okay, so start na tayo. Guys, itong chapter 2 rin ata ito sa Skoog. Makikicheck na lang kung nabasa niyo na, more on instrumentation lang siya kung ano yung mga instruments na ginagamit and right way to use the instruments in analytical chem. Kasi ang analytical chem, gaya na nga sabi ko ng chapter 1, it deals with a very small amount of weight and volume. So, konting pagkakamali mo lang na makakapagpa-increase ng volume, gaya ng moisture sa amount, will be very detrimental sa magiging resulta mo. So, dapat alam natin kung paano yung tamang paggamit according sa kanyang mga test. Okay? So, hindi naman ito kagaya ng inorganic or organic na may mga color reaction, yung mga Seliwanoff, Benedicts. Hindi tayo mag-memorize ng color dito. So, dito, kagaya na sinabi ko sa analytical chem, more on computation na tayo, tsaka proper way to handle yung mga instruments natin. So, part 1, selecting and handling chemicals. So, kung matatandaan ninyo, hindi ko sure pala kung na-discuss ito nung inorganic, meron tayong tatlong klase ng chemical. Actually, apat ito. Pero yung nakalagay kay Skoog, yung i-follow natin yung tatlo lang. So, we have reagent grade, no? Tandaan ninyo, ang reagent grade, ito yung ginagamit sa analytical works. Yung primary grade natin, primary standard grade, ito yung ginagamit natin as a reference. Yun yung mga importante yung kailangan yung tandaan. So, reagent grade for analytical works. So, for primary grade, ito yung ginagamit naman natin for your reference standard. So, for special purpose reagent chemicals, no, ito yung ginagamit sa mga sophisticated machines or sophisticated instrument and machines. So, an example nun, ito. Example is HPLC. Ano ito? High performance liquid chromatography. Yan. And we have your spectrophotometer, which we will discuss at the end of our meeting. Okay? Okay. So, rules in handling reagents and solution. By the way, ito lahat, guys, makikita nyo lahat ito sa libro. Okay? So, siguro ito yung pangalawa sa pinakang madali nyo na lang i-review sa analytical chem, itong second topic natin. Kasi nga, after this one, lahat halos ay may computation na. So, do not take this subject lightly, unlike sa organic, inorganic, na yun siguro yung isa sa pinakamadaling chemistry na madadaanan ninyo bilang medtech. No, kasi itong analytical, may mga nababasa pa nga ako ng mga fourth year na graduating na, tapos natanong sila, anong pinakamahirap na subject? Instead na sabihin nilang clinical chem, which is yun yung major, analytical chem daw yung pinakamahirap for them. So, guys, please, mag-advance read kayo. Halimbawa, may mga wala tayong meeting, i-grab nyo yung opportunity for you na makapag-advance read kayo. Okay, advance read nyo yung libro ni Skoog kasi lahat ng PowerPoint ko naka-base naman kay Skoog. Okay? So, ano yung mga rules in handling the reagent? Avoid contamination. Siyempre, we're after analysis. So, kapag may mga interference or contaminant, no, maaaring mamali tayo ng resulta. And use small bottle if possible. Alam niyo yung nilagyan ng mga gamot na ginagamit ng mga nursing ng mga nurses, no, sa mga ospital, yung ampules. Yung ganito itsura. Halimbawa ay hydrochloric acid 0.5 molarity. Yung pinuputol yung neck. Yan. Di ko sure kung nakatry na kayo yan. Pinuputol yung neck, tapos sinasakmang syringe yung laman sa loob, tapos saka i-inject sa swero. Di ko lang kung nakakita na kayo yan, pero ang tawag dyan ay ampule. So, sa analytical chem, the more na mas maliliit na bote, yung mga one-time use lang, to avoid contamination ng paulit-ulit na paggamit ng dropper, mas better yon. So, don't leave the top open. Don't put the stopper in any surfaces. So, may tama tayong pag-open and close ng mga bottles. So, parang i-practice nyo na ito kasi itong pag-open at pag-close ng bottles na to, ginagamit din to kahit sa analytical chemistry. So, let me demonstrate, guys. Wait, kukuha ako ng bottle.
Wait lang. Hindi ko alam kung makikita niya yung camera. Paano ko ba gagawin? Wait lang ha. Nakikita ba yung camera ko? Tayo. Wait lang guys. Important, necessary kasi itong right way to open and close. Ayan, teka lang ha. Ay, sorry. Ang hassle na. Pasensya na, Grace. Kailangan kasing i-demo. Let me know kung hindi nakikita. Nakikita ba yung bottle ko? Ayan. Ito pa, nasa may camera ko. Ayan. So, kapag mag-open or close, I don't know kung naturo na to sa inyo sa mga major subjects ninyo. So, every time na mag-close and open, ang gulo, ano? Sorry. Every time na magka-close and open kayo ng bottle, hindi nyo siya iikuti na ganito. Tapos ipapatong nyo lang somewhere yung takip. Kasi we have to practice sterilization. So ano yung gagawin dapat natin? Pag i-open, ang gagamitin ninyo yung pinky finger ninyo. So you have to practice that. Yung pinky finger ninyo, yung iba pang hawak nyo sa takip. Okay, and then you will perform yung necessary na pipetting. Pipetting dun sa bottle. So, para hindi habang nagpapipet kayo, ano ba yan? Ang gulo ko. Ayan. Habang nagpapipet kayo, hawak-hawak nyo yung takip. And then, ito yung panghawak ninyo. Nakita nyo ba? Sorry guys ha, medyo madilim ata. Ayan. Ito yung takip sa kamay ko. Ito yung pipet ko. Naintindihan nyo ba? So, dapat, ayan. Pagtapos na kayo, tatakipan na. Pero may additional step yun, guys. Before doing all those things, lalo na kung microbiology ito, di ba, i-open yung gamit yung hinliliit nyo, i-bend nyo, i-practice nyo yun. And then, i-hit nyo yung lid. I-hit nyo yung lid ng fire, ng flame, para walang bacteria. After that, perform the necessary test. Kuha kayo halimbawa ng reagent. And then, i-hit nyo ulit yung lid. Okay? Pag na-hit na yung lid, saka nyo ulit takpan. Tandaan nyo ha, hindi nyo dapat bibitawan yung inyong mga takip. Okay? Nakita ba yun, guys? Sorry, medyo madilim sa area ko ha. Pero I hope na gets ninyo. No? Yun yung tamang practice sa microbiology at sa kahit anong subject no, na madadaanan ninyo na gumagamit ng analytical technique para maiwasan yung ayan, para maiwasan yung contamination, okay? So, no return policy dito, okay? Sa analytical chem, kapag nakakuha kayo ng specific amount at sumobra kayo, itatapon nyo na yun kapag sumobra. Huwag nyo nang ibabalik, okay? Kasi nakakakos yun ng contamination. So, shake the bottle for incrustation. Baka kasi may mga latak-latak sa kailaliman, syempre yun yung ayaw natin. Baka nandun yung pinaka-concentrated part ng ating solution, tapos hindi nyo naalog before kayong kumuha. Okay, hindi nyo na hahaluin gamit yung mga spoon or spatula, isi-shake nyo lang yung bottle, okay? Always clean and syempre yung proper waste disposal, yun pa rin yung pinaka-importante sa atin. So, how about yung cleaning and marking laboratory wear? Okay, so equipment that has a small edge rings area for marking is the flask, beaker, and crucible. Ano yung edge ring? Guys, ito yung edge. Yung area na yan is made for you to write something. So, to write your group, to write your name, to write the solution para hindi kayo maguluhan kung sino yung pula, sino yung orange, sino yung purple. So, yung tag natin doon is etch area. No? So, we have the flask,
beaker, and crucible. So itong mga equipments na to ay may etch area na pwede ninyong masulatan. No? Some crucibles do not have those. Okay? So anong purpose ng marking? Anong purpose ng marking? Siyempre, para hindi maligaw-ligaw kung ano yung reagent na ginagamit ninyo. And ano yung mga posibleng pang-mark doon sa mga equipments na ito? We can use pencil, we can use special marking inks, and yung ferric chloride or yung saturated ferric chloride. When you're, if I'm going to ask this on your quiz day, please answer completely. Okay? Use saturated kasi iba siya sa unsaturated ferric chloride. Okay? Don't just answer FeCl3. Okay? Kasi hindi naman saturated ang FeCl3. Dapat may nakalagay na saturated ferric chloride. Ay, iron chloride or ferric chloride. Okay lang din. Maging uniform lang tayo para every time na magpa-quiz ako, halimbawa ay alam yung isasagot nyo. Hindi ko naman sinasabi yung lalabas to, no? Pero, use iron chloride, ferric chloride, saturated iron chloride, instead na FeCl3 or instead of ferric chloride. Para lang pare-pares tayo ng sagot. But, both of them are acceptable. Okay? So, cleaning laboratory wear. How do we clean laboratory wear? So, alam ko, madalas kayong maglinis, no? Sa ibang laboratory nyo na face-to-face sa FE, sa La Consolacion. So, FE yung masasabi ko, no? So, clean before and after use. So, sa mga dishwasher dyan sa bahay, no? Yung mga mahilig maghugas ng pinggan, no? Yung sila lagi nakaatas doon. Paano ba kayo dapat maghugas? Siyempre, isi-segregate nyo muna kung alin yung mauuna. Tama? Kung ano yung pare-parehas para hindi kayo malito. Pero sa clinical chem, ay sa analytical chem, we have to use hot liquid detergent, tap water, and deionized water. And if it's greasy, try using organic solvent. Tandaan nyo, likes dissolve like. So kung ang greasiness is non-polar, ang makakadissolve lang dun is organic solvent. So never dry before use. Ano ibig sabihin nun? Ano ba ang test tube na ginamit ninyo? Tapos na kayong hugasan. Ngayon, na-complete nyo na itong steps na to. Yung iba sa inyo ay pupunasan ng tissue paper, no? And then, minsan may natitira pang fabric or may natitira pang maliliit na debris sa ilalim. Never dry before use, guys. Meron tayong patuyuan na rack sa laboratory. So, dito sa analytical kasi very important yung mga nandun, yung mga natitirang bagay kasi nakaka-add yun ng weight. Tandaan nyo, very specific tayo sa weight. Okay? How about the evaporating liquids? So, mayroon tayong tinatawag at mayroon tayong terminology na bumping and wet ashing. So, pag bumping, ito yung alam na alam nyo na term na pag kumukulok. Ayan. Pero, violently boiling that tends to sputter. Yun, tumitilamsik pa yung solution. So, yun yung bumping. Kapag wet ashing naman, no, magagamit nyo ito pag nagluluto kayo. Pag sobrang boiling, para extreme boiling na, tumitilamsik-tilamsik na, bumping ang tawag. And wet ashing, ano yung wet ashing? It's a removal and or oxidation of organic compounds using heat and strong acid. Heat and strong acid. So, wet ashing yon para ma-remove yung organic compound, which is a common cause of contamination. How do we measure mass in analytical chem? Guys, ang pag-measure natin, hindi siya kagaya ng normal na pag-measure na gumagamit lang basta ng weighing scale. Halimbawa, ito yung crucible. Titimbangin nyo lang siya agad sa weighing scale. Halimbawa, this one is a triple beam balance kasi. No? Titimbangin nyo lang siya dyan sa triple beam balance na yan. And then yun na yun. Hindi ganon. Okay? Meron tayong analytical scale, yung naka-enclose. Bakit naka-enclose? And then, dito nyo nakita yung metric. Meron timbangan dun sa loob. Imagine nyo ba? Ayan, ganyan yung tsura nyo. Naka-enclose siya, then nahihila ito. Ito ay nahihila din. Na-open yan. Okay? So, ang purpose kaya naka-enclose para hindi makadagdag ng weight, yung air. Tsaka para ma-tear ninyo. Meron kasi ang tear function. Ang tear function, makikita nyo rin yan sa timbangan na ginagamit ninyo sa pagluto. Tama? Paano ba tamang gumamit ng timbangan na may tear? Halimbawa, wala tayo sa analytical chem. Anong tamang gagawin? Ilalagay nyo muna yung lalagyan sa loob. Say, for example, petri dish or
evaporating dish, lalagay niyo sa loob, and click niyo yung tear. Di ba may lalabas na measurement nito? Click niyo yung tear. Okay, then mag-0.00 yung timbang niya. So anything that goes on that, yun yung amount na makikita niyo dito. Okay? Kumbaga, tear is yung subtraction function niya. So say for example, 10 grams yung lalagyan ninyo, and then hindi niyo napindot yung tear. So 10 grams yung lalagyan ninyo, plus yung nilagay ninyo is 2 grams lang, no? Ang total amount ng nilagyan plus yung 2 grams na yan ay ano, 12. Ano ba yan? Sabaw. 12 grams. 12 grams. Pero ang gusto mo lang malaman is yung 2 grams. Okay? So, ang lalabas dyan kapag tinimbang mo is 12 grams. Kumbaga, yung tear function, ang ginagawa niya is sinasubtract niya yung 12 grams dun sa 10 grams na lalagyan para makuha mo lang yung tamang timbang. Tandaan niyo yung tear na function. So, meron ding tear na function yung ating analytical chem, yung enclosed. So, this is used accurately measure. Okay? So, maximum capacity ng ating mga analytical balance is 1 gram to few kilogram with a precision of at least 1 part in 10 raised to 5 maximum capacity. Okay? Hanggang 10 raised to 5. Okay, so ano yung types ng mga analytical balance? Kasi syempre, iba-iba yan. Iba-iba yan, depende kung gaano ka-advance yung ating mga laboratory na pinagtatrabahuan. So, meron tayong macro balance. We have semi-microanalytical. We have microanalytical. And we have your electronic. Okay, so ito yung difference ng mga balance na yan. So, I don't know kung nasa book din ito or ako ata lang ang gumawa nito. Makikicheck na lang ako, guys. No? So, sinummary ko na siya dito. Yung macro, macro balance is 162,200. And then, guys, yung recorded naman ito, no? So, the PowerPoints will not be given, pero recorded naman siya. Okay? And additional info, no, ang pinaka-common natin ay si macro balance. Ito yung mga importanting notes natin. Okay? Okay. So, precaution in using analytical balance. Dapat center the load. Ulitin ko yung drawing ko, ha? Yung analytical balance kasi, guys, ay naka-enclose siya sa glass door na sliding yung mga, ay glass box, na sliding yung bawat side. Okay, and then may bilog tayo dito. Dito nyo siya titimbangin. Sa bilog, okay? Okay. Yung analytical balance na yan, may pahaba pa siya dito. Itong pahaba na ito, ano? Ayan, dito yung inyong measuring meter. So, dyan nyo makikita in grams yung titimbangin ninyo. Okay? So, do not forget to center the load sa pinakang gitna. No? And protect from corrosion. Every time nakakapag-sputter kayo ng liquid, okay, ba't sabi ko liquid? Ma'am, akala ko timbangan yan. Bakit ka mag-measure ng liquid? Para hindi kayo mahirapan, ang 1 gram is equivalent to 1 ml. Tatandaan nyo yan. Kapag wala kayong ang pang-measure like yung volume, halimbawa wala kayong pipette, you can measure the liquid on your analytical balance. Just use the tear option para alam ninyo kung ilan talaga yung liquid na minimeasure ninyo. Intindihan? So, special precautions, adjust, clean, no? Clean lagi, lalo na kung may mga powder sa paligid ng camel hair brush. Tandaan, camel hair brush ang ating pinapanglinya. So, do not weigh hot object. Bakit bawal i-weigh ang hot object? Halimbawa, yung crucible, nakaka-heat lang ninyo sa flame. Halimbawa lang. Mainit pa yan. Pag minesure niya, may tendency matunaw yung didikitan niya. Okay? Kasi some weighing analytical balance ay plastic. Pero this one is metal talaga. Yung ginagamit natin sa lab. Bukod doon, bakit bawal i-weigh yung hot object? Guys, kasi nag-create ng moisture ang change of temperature sa any object ninyo. Halimbawa, mainit yan, tapos pinasok ninyo somewhere na malamig without putting this to a desiccant. Kasi guys, nilalagyan din sa desiccant ang mga crucible. Ano yung desiccant, ma'am? Bago yun. Bago yun, guys, kasi wala yun sa organic-inorganic. Yung desiccant, para siyang steamer, para siyang nalagyan ng puto, para siyang shomayan. Nakakita na ba kayo ng ganun? Pero, ang kinaibahan niya, yung ilalim niya ay may mga
Desiccant. Alam yun, yung nilalagay sa shoes para hindi mag-moist. Yung nilalagay sa mga food para hindi mag-moist. May mga desiccant beads yan sa ilalim. Okay? Then, itong ibabaw ng desiccant natin, pwede natin dyan ipatong yung ating mga crucible. Na-imagine nyo ba? Para ma-imagine ninyo. Ay, sige. Mamaya na lang. May picture ata ako nun. So, pwede natin ipatong dyan yung ating mga crucible from flame or galing sa mainit na apoy. Kasi kanina ba, pinapakuluan ninyo or sinasala ninyo para maging pure yung substance. Pwede nyo siyang ilagay sa desiccant para mawala yung moisture niya kahit mag-change siya ng temperature. So, after putting it in desiccant for 30 to 1 minute, 30 minutes to 1 hour pala, sorry, 30 minutes to 1 hour, saka nyo pa lang siya pwedeng sukatin sa analytical balance. Okay? So, kapag may mga powder na nalaglag dyan, you can clean it with camel hair brush. Huwag kakalimutan. Use thongs on finger pads to avoid moisture. Ano yun, guys? Yung tongs. Sa pagkuhan natin ng crucible, bawal ninyang kuhanan or gamitan ng mittens. Yung mittens kasi, karamihan ng crucible natin ay parang clay or karamihan ng crucible natin parang minsan glass, borosilicate. Pero guys, natutunaw yung mitten kasi na-absorb niya yung high amount of heat. Kasi nga, ang purpose ng pag-heat natin ng crucible is to obtain the pure substance inside it. So imagine nyo kung gano'ng kainit yun. Pag ginawa ka nyo ng mitten yan, didikit lang yung mitten sa inyo at matutunaw, no, dito sa crucible na to. So it is highly discouraged to use a mitten. Siyempre, bawal din ang papel. Bawal din kamayin. Guys, bakit bawal kamayin? Kahit medyo malamig na. Yung finger pads ninyo, yung finger ninyo, ay iba ang temperature sa ating crucible. Once sinawakan nyo yung crucible natin, magkakaroon niya ng moisture sa loob. So yung moisture na yun, kahit gano'n pa yung kaliit, nag-a-add up yun. Nag-a-add up yun para mag-cause ng additional weight. Ganun ka-importante ang weights analytical chem. Kailangan natin maging meticulous in every step na ginagawa natin. So, anong pinapangkuha dyan? Songs lang, guys. Meron tayong songs. Nakakita na ba kayo nun? Baka iba yung lumabas pag ano? Ano ba yun, guys? Kaya lang, ha? Ano ba yun? Ano yun guys? Desiccator. I don't know kung nakikita niya to. Nakikita niya ba? So, tinitura natin desiccator na sinasabi ko. Yan, mukha siyang siyumayan. Ang mahal at pala niya, no? Mahal niyan and pure glass yan, guys, no? So, mahal pala siya, no? Nakabasag kasi classmate ko ang takip niyan. Pag nakabasag ang takip niyan, yung buong unit papalitan mo kasi walang nabibiling takip lang. Imagine mo magkano ibabayaran every time, ano? So, yan may glass, guys, ano, na kaya ng high heat, no? Polycarbonate siya. And yung ilalim niyan, dyan yung ipapatong yung crucible ninyo. Okay? Sa pinakailalim niyan, dyan yung glass bead. So, para ha, hindi tayo magkaroon ng moisture. And then, ano yung tsura ng tongs? Kung hindi pa kayo nakakakita. Ay! Mali ba ang spelling? Mali pala ang spelling. Sorry. Sorry. Iba pala yon. So, yung tong, guys, ganito. Laboratory kasi. Ganito pala yung spelling. Nakala ko may H. Iba pala yung may H all this time. Ba yan? Laboratory? Naka-record pa naman to. Ano ba yan? Ayan. So, ito yung panghawak natin ng crucible. Ano ba yan? May ads. Guys, hindi natin ginagamit yung dulo. Notice yung curvature sa gitna niya. Yun yung pinapang-clamp natin, hindi yung dulo. Kaya mas maganda yung ganitong tongs kesa yung ganito sa black. Itong part na, kikita niyo ba yung ballpen ko? Kesa dito. Ay, ang bagal ko. Hindi naman ako naglalag, no? Ang bagal.
Bakit may mga papasok just now? So, ang maganda talaga guys, ito, yung crucible to. Kasi meron siyang, meron pala, ito na nga lang. Ayan. Meron siyang curvature. Unlike dito guys na nag-slip yan kapag ganito. Ito parang nakalock kasi siya. So, pwede niyo ilagay sa gitna yung mismong mismo crucible ninyo. Ano yung itsura ng crucible? Kung hindi pa kayo nakakita ng crucible, pinakita ko ata kanina, no? Ayan. So, yun yung crucible, guys. Ayan. So, mga porcelain na crucible, may glass din na crucible. May metal din na crucible, guys. So, yan. Sobrang nakaka-absorb yan ng high heat. So, kapag minitan nyo yan, matutunaw at didikit lang sa side yung mitten yan. So, hindi advisable kasi hindi nyo na matatanggal yung mitten na yan kapag dumikit at natunaw sa side. Lalo na kung yung mitten ninyo, yung parang synthetic fabric. Yung mga na natutunaw na makang plastic. Yun. So, again, bawal hawakan yung ating crucible once na nagkaroon na measure na natin or na heat na natin yung purified substances. So this one is your Camel brush. Ayan. Ito yung pinapanglinis ng powder sa gilid ng analytical chem. So ano yung mga sources of error? Of course, hindi may iwasan na may sources of error tayo na may encounter. Meron tayong buoyancy error. So ang buoyancy na pinag-uusapan dito is yung sa air. Okay? So object being weight has a difference in density than its actual weight. No? So, meron din tayong temperature effect. Ano yung temperature effect? This is anything na nagkakos ng moisture doon sa ating minimeasure, no? Which is a big factor doon ng ating temperature. Next, yung other sources natin is low humidity for the porcelain and glass. Na again, ang cause na naman yan, ang resulting na naman yan is yung moisture. Okay? We have radioactivity and of course, yung accuracy, check natin. Okay, so this one is, meron pala tayong sample ditong computation. Ang computation natin, ito ba yun, Nas? Ay, sorry, may sagot na agad, ano? A porcelain bottle is 9.6576 grams empty together with a sample inside it. Tandaan ninyo, ha? Lagi ko lang dito sa baba. Ay, ilagay na ako ng panibago. Ayan. So, madali lang naman ng computation, ano? Kung tama aking pagkakatanda. So, a porcelain bottle, ayan daw, is 9.6576 grams empty. Empty ha, so bottle pa lang to. This one is your bottle. Together with the sample inside it, total, itong total na volume niya, pagkasukat daw, is 12.6756 gram. With a density, ang density natin,
Ma'am, permission to speak po. Wala po kayong audio. Ayan. Hello, naririnig ako? Kanina po hindi, ngayon lang po. Okay, sige. Balang density of weight. Okay, so ang formula natin for this one, sorry. Okay. So, inote ko lang ano, the porcelain bottle is 9.6576 grams empty. So, ito yung bottle. And then this one is your total bottle plus yung sample. And then yung density ng sample, iba yung sa weight, guys, ha? So yung density of sample is 0.99 gram per cubic centimeter. And the density of weight is 9.0 per cubic centimeter. So yung density of weight, guys, ito yon yung metal na pinagtitimbangan ninyo sa analytical balance nyo. Okay? And the density of air is given. So wala to sa formula. You have to memorize this one, which is 0.0012 gram per cubic centimeter. So kapag pinag-uusapan natin ay buoyancy correction problem, you have to solve for the buoyancy sa corrected mass using the buoyancy correction equation. So ito yun, guys. Yung final weight natin is equivalent to weight 2, which is yun yung weight na i-compute natin dito, plus weight 2. Bakit may mga nag-i-entry pa lang? Okay. So, density of air over density of object minus density of air divided by density of weight. So, paano natin ko-compute ito? Ano? Meron na ba tayong weight 2? Ano bang hinahanap dito, guys? Yung weight ng sample. Okay. Meron ba tayong weight ng sample? Wala pa. So, kung i-compute natin yung weight ng sample, we have to subtract yung bottle at saka yung total. Tama? Kasi yung iba, may ibang problem na na-tear na. May ibang problem na na-tear na. But in some cases like this one, ano, hindi pa siya na-tear. So, we have to subtract 12.6756 minus 9.6576. Ayan. So, the correct, the weight, the previous weight is, the original weight is 3.018. So, dapat, ang makukuha nyo, hindi naman sobrang layo dyan. Of course, yung unit natin na gram. So, how do you compute for this? So, equals 3.018 plus 3.018 times density of air is 0.0012 gram per cubic centimeter divided by, ay, so kulang pala na, 0012 divided by density of object, ano yun? Density of object, ito yon, yung density of object is density of sample. So, 0.99 gram per cubic centimeter. And the density of your weight is 9.0 gram. Dito, madali lang to, guys, kasi ilalagay nyo lang mismo yung nasa problem unless wala yung ating actual weight na isusubtract lang naman. Ano? So, basic operation lang gagamitin natin. So, i-input nyo ito nung sabay-sabay sa calculator. That is why mas better na yung calculator ninyo ay kagaya nung itong calculator ko. No, na kaya mag-input ng multiple equation. So, 3.018 plus 3.018 ka lang. Plus 3.018 times density of air is 0.0012 over density of object is 0.99 minus 0.0012 divided by 9.0. Okay, so ito yung equation. Ngayon. So kung papansin ninyo, ang answer natin is 3.0
Guys, magiging uniform tayo ha. Ganito na lang. Lahat na magiging answer nyo dapat ay 4 decimal point na naka-round off na, ha? Para hindi tayo magkakaiba ng sagot. So this one is 3.0213. So kung mapapansin nyo, yung original niya is 018. So ilan yung leap niya, no? Nasa tatlo. 0.03 grams halos ang kanyang corrected value. Okay, of course, yung unit natin is grams lang. Ano? Kasi nakakancel na to. Itong sa density. Naiintindihan? So, yung ating kung tama, ito ay kanya, hindi na round off. Ano? Hindi na round off. Ako din yun, guys. Siguro, hindi ko alam ba't di ko na round off yan. But, you'll round off yung last. Okay, naintindihan yun, guys. So, posible na, madali lang yun, ano? Basta i-memorize nyo ito. Itong formula natin na ito. Okay, sabi ko pa naman lang computation. Hindi ko rin in-expect na may computation. Naintindihan yun, guys. Naka-record naman ito. So, next natin is your auxiliary balance natin. So, use in an experiment an activity that does not require intense or great accuracy. Okay? So, top loading auxiliary balance. Ito ay for convenient lang, no? Ang ginagamit natin sa mga lower chem natin, like organic, inorganic, is our triple beam balance. Ito yung sinasabi ko, na parang siyang timbangan. Yung titsura niya, dito mo ilalagay yung sample na kung gusto mong i-weight. And dito, may mga maliliit na bottle, according sa bigat, kung ilang grams. And then, meron tayo ditong sukatan. Yung ibang case nito, ang itsura niya ay paganito. Ito yung meter, and then andito yung sample ninyo. Parang ganyan. Okay, pero ito yung kadalasan makikita ninyo. Yung parang sa justice na sign, yun yung triple beam balance. Okay, so the equipment and manipulation associated with weighing. Okay, so drying or ignition to the constant mass. So in solid cycle through heating and cooling and weighing steps until its mass becomes constant to within 0.2 to 0.3. So hini-heat natin guys ang lahat ng halos sa sample natin sa analytical chem to eliminate yung necessary moisture at saka yung air doon sa loob ng ating crucible. Okay, so weighing bottle. After solids are dry, they are placed in weighing bottles. Paano i-dry yung ating mga bottle? So, pwede mag-oven dry, pwede nyo i-heat yung crucible. This is the most common way to remove the moisture from solids. So, oven dry yung ginagamit din sa research, but not all are equipped with an oven sa kanilang laboratory. Okay? So, we also have our desiccator. Yung pinakita ko sa inyo mukhang syoma yan, no? And mayroong iba't ibang layer yun. No? We have the top. Okay. Di ba may takip? Yan, ganyan tsura niya sa internet eh, no? Okay, we have the top. Siyempre, yung top layer natin. This one is your top. We have the desiccator plate sa top. Yun yung may butas. May mga butas dyan. Dyan yung pwedeng ilagay yung desiccate, yung ating mga crucible at gusto niyong tanggalan ng moisture. We have the base. Okay. And the base contains the ground glass surface coated with grease and the desiccant. Andyan nakalagay yung desiccant. Okay. So, yun yung nagda-dry or absorb ng ating moisture. So, manipulating weighing bottles, no? 105 to 110 Celsius is the heating temperature for most solid. Kaya, sinasabi sa inyo, pag nilagay ng mitan yan or anything plastic, no, na pangkuha, matutunaw lang yan dyan. Mahirapan lang kayong tanggalin sa crucible yung dikit. So, the weighing bottle should be placed in a beaker with a cover glass. Ayan. So, ganito yung itsura natin, guys. Chemicals are never weighed directly on the balance pan. Okay? And chemicals are kept in weighing bottles when weighed. Chemicals are dried in weighing bottles as shown below. Okay? Okay, okay lang yan guys. Yung beaker natin kasi kaya niyang mag-tolerate ng high heat. Kaya hindi tayo dapat bibili ng beaker na putyo-putyo. May mga Chinaware kasi guys na beaker na glass siya pero hindi siya made of borosilicate glass. Yung borosilicate glass, ano ba yan? Glass, kaya niya mag, ano tawag dito? Mag
tolerate ng enough heat, no? Ng 105 to 110 and more than that, no? Na heat. Alam ko hanggang 180. Let me double check that later, ha? Ganyan, weighing by difference. Ito na yung sinasabi ko, guys, na kapag wala kayong pair option, you have to subtract yung ano, total to your, subtract total to your sample bottle. To obtain ano, to obtain your sample weight. Pero kung may tear naman kayo, unahin nyo na yung lalagyan doon sa loob, and then click tear, and then tanggalin nyo yung lalagyan, saka nyo lagyan ng sample, saka nyo sukatin uli. Okay? Okay, so some solids are more capable to absorb moisture than any other type of solids. So, ang tawag natin sa mga substances na yun na highly absorbing sila ng moisture are hygroscopic substances. Okay? Okay, so how do we measure no hygroscopic substances? So weigh the bottle with a sample. Weigh the bottle with a sample. So syempre dapat ang kaunahan ninyo ay ano muna. Weigh the bottle. Click there. Add the sample. Kung ano ilalabas dito, yun yung kanyang amount. Okay? Completely heat the uncapped bottle with the sample. Actually, guys, sorry, ah. May step tayo kasi dito munang ifa-follow. Yung unang step, you have to heat the bottle, the empty bottle, para makaka-sure ka na walang other contaminant na nandun. After nun, i-cool nyo ng kaunti, ilagay sa desiccator habang kinukul, and then after nun, i-weigh niya sa analytical balance. Okay? Click there, and then weigh again with the sample para alam nyo yung amount ng sample. Yung grams ng sample. After that, complete heat the uncapped bottle with the sample. So after nito, i-heat na natin yung crucible with the sample. Ay, sorry, hindi ka tutura ng crucible. Okay, crucible with the sample. Then quickly cap the bottle. After heating, lagay sa desiccator. And then open the cap momentarily before emptying. Empty and cap immediately and weigh the empty bottle, weigh by difference. Ito guys, baliktad, no? Baliktad yung sa sinabi ko. Pero i-follow nyo na sa sinabi ko, guys. Mauuna yung heating ng bottle, weigh the bottle. Ito, ulitin ko ha yung sample. Pero na i-follow ninyo. Heat the bottle, lagay sa desiccant, desiccator, para mag-cool down, mawala yung moisture. After that, weigh the bottle. Bottle only, ha? After that, lagyan ng sample. Okay, and then, heat the bottle with the sample. Palamigin ng konti. Lagay sa desiccator. Then, heat, and then weigh the sample with bottle. Naiintindihan? Huwag na kayo mag-tear. Okay? So, ulitin ko, ang unang susukatin is yung bottle, grams. After nyo, paras lang kasi ng process, ulitin ko ha. I-heat nyo yung bottle, papalamigin sa desiccator, and then, find the, measure the weight of the bottle. Okay? The weight of the bottle. After that, lagyan ng sample si bottle. Okay? And then, heat para matanggal yung unnecessary contaminants kasama yung sa sample. And then, ilagay sa desiccator para maalis yung moisture. And then, weigh the bottle with the sample. Okay? So, yung total to. Total. So, imamanual nyo na lang talaga siya. Kasi, itong step natin sa analytical chem, ay may extra step of weighing tsaka desiccating. So, kung ititear ninyo, baka maguluhan lang kayo kasi nawawala to eh. Na after ilang minuto, nawawala yung measurement ninyo. So, kung hihintayin nyo na lang yung tear option na yun, mahasa lang kayo. So, para may backup data din kayo, no, yung total at saka yung bottle lang ang i-measure ninyo.
So, subtract and then makukuha niyo yung grams ng sample. Naintindihan? Maliwanag tayo doon, ha? Let me know kung may question kayo. So, in weighing liquids naman, we have non-volatile and volatile liquids. So, non-volatile and corrosive, they transfer in a snug-lifted container like weighing bottle and then weigh by difference din. For volatile and corrosive, sealed with weighing glass and ampule. Ito yung sinasabi ko, guys. Kapag mabilis mag-evaporate, gaya ng mga formaldehyde at saka mga aldehyde group of compounds, yan, mabilis siya mag-evaporate. Acetone, mabilis siya mag-evaporate. Di ba ang acetone, guys? Nakahawak na ba kayo ang acetone? Yung panglinis ng kuko? Yung acetone, guys, pag napatak yan sa balat ninyo, lalamig yung balat ninyo. Much like yung alcohol, di ba? Kapag nag-alcohol kayo ng kamay, nalalamig yung kamay ninyo after habang siya nadadry. Ibig sabihin nun, guys, nag-evaporate. Kung gaano kabilis yung alcohol mag-evaporate, mas mabilis yung acetone. Kaya nga at times, nung nag-intern kami, halimbawa, may gusto kaming tuyuin ng mga substances, halimbawa, nabasa ng water yung damit, yung tela or panyo mo. Nabasa ng water. Gusto niyo agad matuyo, patakan niyo lang ng counting acetone. And then, tutulungan niyo mas mabilis matuyo yung moisture dun sa panyo ninyo. So, kahit may water pa yan, kahit basa pa yun ng water. So, minsan pwede rin alcohol. Pero mas mabilis talaga yung acetone. So, for this one, mga ganitong compounds, naka-ampule siya yung mini bottles na tinutukoy ko kanina. So, ito yung itsura, guys, ng ating ampules. Ano? Yung sinasabi ko. Binibreak yung neck niyan. Mag-ingat kayo kasi minsan nabibreak yung neck tapos nakakasugat siya. So, kaya balutan ninyo siya ng any form of tela. Then, saka nyo siya i-break. So, the equipment and manipulation for filtration and ignition. So, ito na yung aparatos natin na crucible, filtering crucible, filter paper, and heating equipment. So, ito na yung ginagamit natin sa pang-measure ng mga substances. So, ano yung simple crucible? No? May iba't ibang klase ng crucible, gaya sinabi ko kanina, may porcelain, aluminum oxide, silica, and platinum. So, this is, it maintained the constant mass. Itong mga klase na ito ng crucible. Kaya hindi pwedeng plastic lang basta-basta na crucible. Kasi once na-heat mo yun, tunaw na yun. No? Siyempre, magbabago na yung amount na gusto mong sukatin. Okay? Nickel, iron, silver, and gold are for high temperature only. Ayan. So, how about yung filtering crucible? Okay? So, not only a container, but also a filter. So, yung crucible na ito, pang-filter na siya. Okay? Kasi, teka lang, pakita ko sa inyo yung example. Filtering. Yeah. Okay, hindi lang siya pang hold. May butas-butas na siya sa, may butas, ito. San yung gooch. Ayan. Ayan, may pang filter na siya na nagamit. So, yun yung ating filtering. Filtering crucible. Okay, so, yung filtering crucible natin may dalawang klase, si gutch at saka si sintered glass. So, si sintered glass is made up of brittle glass at ang kaya lang yung temperature is 200 degree Celsius. Si gutch, no, they are made up of glass mat at ang kaya nyo tolerate ay hanggang 500 degree Celsius. Imagine nyo yan, yung sa oven hanggang 250 lang to 300 at max, tama ba? Yung sa air fryer ninyo, ganun yung heat niya. Itong si Gooch, kaya niya mag-tolerate ng doble ng heat na yon. So imagine yung hahawakan niyo lang ng mitten itong crucible na ito. Talagang matutunaw yan. Baka pati balat niyo sa loob matunaw. So, dapat talaga ang ginagamit natin dito ay tongs. Okay? Huwag kakalimutan. Glass mat is less hygroscopic than asbestos. Pero bakit ulan tayong asbestos na type ng crucible? Guys, kasi ang asbestos ay hazardous ito. Kung alam niyo ito, ang asbestos po yung ginagamit no sa paggawa ng mga buildings. And ang asbestos is delikado yan sa ating lungs. On a consistent exposure, kaya niyang i-scar yung lungs natin. Kaya karamihan, tabi spelling ko, double R bang scar. Single R lang yun, ano ba yan? Okay. Kaya niyang scar, scarring kasi iniisip ko, ano? Kaya niyang i-scar yung lungs natin. Okay, so, karamihan sa mga nagtatrabaho, may mga scar na yung lungs. Kasi delikadong may scar ang lungs. Lalo na kung medtech ka, mahirapan ka mag-abroad kasi mapapagkamala nitong tuber.
tuberculosis. Sa Philippines, mataas pa rin ang rate kasi ang tuberculosis sakit na mga nasa third world country. Sa ibang bansa, wala ng TB. Pero dahil pag nakakita ang kanila ng scar sa lungs mo, automatic ipapatest kanila for tuberculosis. At kapag napatunayan, hindi naman pala talaga yan tuberculosis, negative ka naman sa lahat ng test. Actually, sa Pilipinas, basta may scar, pinapagamot yan ng 3 buwan na gamutan, 6 na buwan na gamutan. Okay, kahit hindi siya tuberculosis, pang preventive din siya. Okay, kasi ito guys, ha, lahat tayo ay exposed na sa tuberculosis. Tandaan niyo yan. Kapag ba nagka-tuberculosis ang isang tao, tapos gumaling na, mahawag ulit siya. Yes. 2 linggo lang kanyang immunity pagkatapos niya manggamot ng 6 months. Kaya dapat malaman niya kung saan siya nahawa ng tuberculosis. Unless kung hindi niya malalaman at family member niya pala yun, mahawa at mahahawa siya. Iinom na naman siya ng gamot. Take note, ang gamot ng tuberculosis, no, sobrang tapang. Minsan nagde-deposit yung kanyang kulay, lalo na yung rifampicin, sa balat, kaya minsan yung batok mangingitim or yung ihi namumula, yung luha nagiging red kasi sobrang tapang nito. To a point na nakakabingi inumin ang gamot na tuberculosis. Kaya nga yung mga umiinom ay pinagbabawalan na mag-drive muna. Okay? So, yun yung asbestos natin. Ano? Delikado siya sa lungs kasi nagkakaw siya ng scarring. Siyempre, pag may scarring isang organ natin, nababawasan yung function niya. Okay, parang sa liver, pag may scarring, no? Anong tawag natin doon? Yun yung cirrhosis. And it can be caused by ano, virus, alcoholism, marami. So sa lungs natin ganoon din. Yung scarring sa lungs, pwede ring ang cause niyan ay cancer, asbestos, TB, etc. Pwede ring parasite. Okay? So yun yung iniwasan natin kasi mahirap i-identify, i-differentiate ang bawat isa. Okay? Okay. So ito yung ating ano to, yung may filtering. Ito yung sintered, itong glass, and yung gauge natin, ito yung porcelain, yung gawa sa glass mat. Okay? Fritted glass yung ating sintered glass. Ayan. So, okay. So, yung filter paper, di ba meron tayong 4 na pinaka-importanting gamit? Actually, 3 lang. So, isa lang dito yung gagamitin nyo. We have filter paper and the heating equipment. Now, moving on to our filter paper. Sa filter paper natin, no, alam na lang nyo to. Guys, yung filter paper, may mga sizes yan kung bibili kayo. May pinakamanipis, may pinakamakapal. And this is an important filtering medium. No? Meron tayong 2 klase ng filter paper. We have ashless paper and we have coarse porosity ashless paper. Do parehas naman sa ashless paper. Ang ashless filter paper, iba pa ito guys sa convenient filter paper na nabibili ninyo. Okay, yung ginagamit ninyo. Sinofold ninyo into 2, kasi fold ninyo ng 1/4. And then, i-open nyo yung side. Diba, pag in-open nyo yung side niyan, ganito yung tsura niyan. Magkakaroon nyo ng parang butas. And then, ito ilalagay ninyo sa funnel. And then, yung funnel na yan, yung pangsala. Diba? Yun yung regular filter paper na alam natin. But this one, itong ashless filter paper natin, this one is a beaker. For disposal yung laman. Yung ashless filter paper natin, pag sinunog mo yan in high temperature, walang ash na mabubuo. Or walang measure, walang bigat yung ash. Bakit kailang ashless? Guys, ganito yung process kasi of filtering. Once meron akong substance na gusto kong maging pure, ito yun, substance na to, gusto ko maging pure. Binuhos ko siya dito sa filter paper na nakalagay sa funnel. So, syempre, papatak dito yung residual substances na ayaw nating ma-obtain. Yung masasala ninyo sa filter paper, yun yung pure substance. Naiintindihan. So, yung filter paper na ito, halimbawa ito yung ashless filter paper, tutupiin ko pa yan at ilalagay ko yung filter paper na yan into crucible. Okay? I'll put that in our crucible and then I'll burn that crucible in a high amount of heat until the filter paper become charred. Until the filter paper become charred and become ash. But in this case, for ashless filter paper, wala tayong ash. There is no ash on ashless filter paper. So, hindi makaka-affect ang way ng ash
sa way na titibang yan. Anong after nito? After heating, saan ito ulit ilalagay? Paulit-ulit lang yung process. Ilalagay sa desiccator to cool down and to remove extra moisture. After that, saan ilalagay? Sa weighing scale para matimbang nyo na. But before all of this, ano ang una nyong gagawin? Kaya sabi ko na before tayo mag-weight, timbangin nyo muna yung ating crucible, kung ano yung weight niya ng empty. Para isasubtract nyo na lang mamaya. Okay, naintindihan? So, we also have, naintindihan ba yun, guys? So, before tayong mag-heat dito, natimbang mo na yung crucible mo, adam mo na yung timbang ng bottle mo. Para pag, di ba, nilagay mo na sa desiccator, after desiccator, nilagay mo na sa weighing scale, ang matitimbang mo na dyan is yung may sample. So, pag makuha mo yung sample, yun yung total. Bottle plus sample, minus yung bottle weigh, yun yung amount ng sample mo. Naiintindihan? Ito yung process natin sa ating analytical, sa pag-measure ng pure substance. So, meron tayong coarse porosity ashless filter paper dense. And this is the most effective in filtration of solid kasi those that produce gelatinous precipitate, yung may mga gelatinous precipitate can be filtered by your ashless filter paper. So, about yung heating equipment, this is the fourth equipment na kailangan natin in measuring pure substance. Okay? So, ang satisfactory drying temperature is 110 degrees Celsius. Ito ang maximum attainable range, depende sa model na pinapang-heat, is 140 to 260 only. So, ano yung iba't iba? May apat tayong klase ng heating equipment. Okay? We have microwave. No, matagal to. Microwave ovens. Ito yung common. No, common sa mga laboratories. And it takes up to 5 to 6 minutes kapag drying yung sample. Pero yung mga conventional oven, mga luma, 12 to 16 hours. So, overnight iniiwan. Okay? We have ordinary heating lamp. We have ordinary heating lamp. Yung mga Bunsen burner. No? And they dry precipitate collected in ashless paper. Ito yung ginagamit natin actually. Nagmamanual tayo na. Heating lamp. Nakakita na ba kayo ng heating lamp? Pwede rin alcohol lamp. No, pwede rin alcohol lamp. And we have your burners. We have your maker, trill, at saka yung Bunsen type. Parang mali ako, ano? Heating lamp ay alcohol lamp. Ang burner natin, yung metal. Metal, parang metal siya na ganyan. Then, kinakabit ito sa gas. Gas range. Tapos, may pihitan dito sa side para ma-open yung fire or not. Okay. Ito pala ay ordinary heating lamp. Ito yon. Tama, pasok tayo dito. E, pero yung Bunsen type, ganito yung tsura niya. Bunsen burner. Okay? So, burner type, again, tatlo. We have maker, tiril, at saka Bunsen type. Yung maker, the highest temperature. And we have, for the burners, ha? For the burners only. Kasi ang pinakamataas sa temperature is the heavy-duty electric furnace. And sobrang mahal nito, guys. Walang ganito ang mga laboratory kadalasan dito sa Pinas. So, this is also called your muscle furnace. And kaya niya up to 1,100 degrees Celsius. Next natin na process, we have backwashing and creeping. Guys, yung backwashing, turning the crucible upside down in the adapter and... parang maling grab. Ano ba yan? Adapter is a... Parang... okay. Sorry guys, ha. Typo. And. Okay, and yon. Turning the crucible upside down in the adapter and sucking the water through the inverted crucible. So, until consecutive weighing turn into 0.3 milligrams or less. We also have your creeping or targeting spreading when a solid moves in the side of the wetted container or filter paper. Okay, this is just, guys, a terminology. Okay, creeping yung... Ito yung filter paper nyo na natupi nyo na. Then, ito yung funnel ninyo. Guys, di ba may side dyan na open? Yung creeping, lumalabas dun yung sample. Kasi nga, di ba galing yan sa bilog na filter paper? Then, hinapin nyo ng 1/4. And then, yung itsura nyo na ganito, na naka-fold. Tapos, i-open yung gitna para magkaroon ng opening. Ganito yung magiging itsura niya. So, yung side niyan, for sure, ay may parang maliliit na opening. Ang creeping is
dumadaan doon minsan yung ibang substances. So, kailangan maayos yung pagkakatupi ninyo. So, ano yung steps naman natin in filtering? We have decantation, washing, and transferring. Actually, this is a basic step na gagamitin nyo rin pagdating ng blood banking kapag nagka-cross-matching kayo sa higher year subject ninyo. So, yung filtering, paano yan? Okay, so paano yan? Kagaya ng ginawa ko guys kanina, ito yung filter paper, and then ito yung ating funnel. Okay? And then, nakasahod dyan yan sa beaker. So, paano natin yung decantation? So, ang ginagawa, halimbawa, nakalagay sa tube yung sample ninyo, na-centrifuge na ito. Nakakita na ba kayo yung centrifuge? Yung mabilis ginagawa sa blood. Pag na-centrifuge, nahihiwala yung substance sa loob. So, nagkaka-form tayo ng precipitate sa pinakambaba. After centrifugation, ha? Then, nakakapag-form tayo ng supernatant. Ayan. Supernatant sa taas. Precipitate and supernatant. Now, ang ipupur mo lahat. Pero, ang lalabas lang dito sa baba, yung unwanted natin na supernatant. Okay? Anong matitira dito sa filter paper? Yung ating precipitate. So, dito sa filter paper natin, may mga powder-powder na yan. Okay? Ano naman yung washing? Wash, then distort precipitate several times while decanting the fluid in between. Okay? So, pwede nyo siyang i-wash yung fluid na ito to remove any other contaminant with the use of the similar substance na nagamit ninyo dito. Okay? Before centrifugation. Okay? Similar dapat dito sa centrifuge ninyo. So, transfer the precipitate with huge amount of water to hasten the filtration. So, meron tayong kitag na rubber policeman. So, rubber policeman, siya ay rubber tubing that is crimped in one end and dislodge small pieces of precipitate in the beaker. So, pakita ko yung sample ng rubber policeman. Iba na naman yung lumabas, ano? Yan. So, ito yung itsura ng rubber policeman natin. Pulis yung lumalabas, ano? So, anong function ng rubber policeman? Okay, so small rubber tubing that is crimped in one end or nakatupi yung dulo, it dislodges small pieces of precipitate in the beaker. Okay, so nandito yun sa dulo ng ating, dito yung nakalagay. Pwede nyo mo siyang i-install or i-dikit sa dulo nito para hindi masala niya pa ng konti yung precipitate na or yung supernatant na mabubuhos dun sa beaker. Okay, so 2F3 tayo. Ayun, 832 na. Direction of filtering and igniting precipitate. So we have vacuum filtration, drain. Okay, manipulating hot object, tandaan nyo lang lagi na lagi tayong gagamit ng tongs and forceps, hindi kakamayin ang ating mga crucible. Guys, hindi pa tayo tapos. May part 2 kasi ito, pero mostly, madali na yung iba. Tayo ma-open. Ayan. So, in measuring ang measuring, ang ginagamit natin syempre is beaker, ano? Tama ba yun guys? Beaker ba ang pang-sukat? Guys, ang mga beaker natin, iba-iba ang measuring, anong tawag dito? I do advise na hindi gamitin ang beaker sa pag-measure kasi siya talaga ay to contain. Okay, meron tayong to measure tsaka to contain. Meron din tayong to deliver. No, ang ating mga beaker ay iba ang computation. Pag trinay nyo to guys, ano, estimate lang halos yung mga beaker na mabibili nyo, yung walang handle. Hindi kagaya nito na maraming computation. Yung mabibili nyo sa Pilipinas. Yung mga Pyrex beaker nyo, estimation lang halos yung nasa guhit niyan.
So I do advise na if you're measuring volume, use graduated cylinder. Yun ang mas effective na pang measure talaga. Okay? So ang units of volume na ginagamit natin, of course, ay liter and milliliter. So ito guys, medyo madali na lang itong topic na ito. No? Hindi kagaya nung, again guys, ito nga yung pinakamadaling topic before tayo mag-arrive sa computation sa analytical chem. Kasi pahirap na ng pahirap yung mga susunod na topic. Okay? So, mag-advance read kayo ng Skoog, ha? So, the effect of temperature on volume measurement. So, malaking effect ng temperature. Guys, sinabi ko, nagkakos siya ng moisture. Most volumetric measuring device are made of glass, which fortunately has a small coefficient of expansion. So, 20 degrees Celsius ang ating reference point. Ambient temperature of most laboratory. Actually, it's 24 to 26 ang temperature ng mga laboratory sa Pilipinas, kahit yung mga laboratory na sa medtech. So, it eliminates the need for temperature correction. Sobrang lamig kasi ng 20 degrees Celsius. No? Kaya mapansin nyo yung mga medtech sa mga laboratory, mga naka-jacket. Ma'am, bakit pinapractice yung sa hospital? Hindi man tayo nag-analytical sa hospital. Guys, yung mga reagent kasi tsaka machine sa hospital, kinakailangan na mataas ang temperature din. Okay? Okay, so apparatus for the precise measurement, of course, we have pipettes. No, pero dito sa analytical, we also use burettes or yung buree. Burettes, no? Ano yung tsura ng burettes? Guys, ang pipette, di ba, diretso lang? Nakakita na ba kayo ng burettes? Sorry, ha? Hindi ako nakadownload ng pictures. Burettes. So, ganito yung itsura ng... Ay, parang mali akong spelling. Biuret pala yung teso nga. Ano nun? Teka lang guys ah. Ito pala. Ano ba yan? Spelling ko. Yung burette, guys. Yung burette ay ganito. Meron siyang stopcock sa dulo. Ano yung stopcock? Ito, guys, napipihit yan. No, itong area na to, napipihit. And para patak-patak lang yung inyong makukuha. So, meron tayong iba't ibang klaseng burette kasi, guys. Meron tayo ng acid at saka alkali. So, yung acid, glass yun, guys. Kasi, kailangan ng glass para sa acid. Kasi kung may goma tayo, matutunaw yun ang acid. So, for acid buree, you know, glass yung ginagamit natin. So, meron tayong amber para sa mga liquid na sensitive sa light. And we have your glass lang, regular glass, acid burette. No? So, yung alkali naman or yung base burette natin, ganti tsura niya. So, wala siyang pihitan. So, paano niyo i-stop? Guys, kung papansin niyo, may bead sa gitna. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung heart na pointer ko. May bead sa gitna. Okay? Ipipress niyo yung bead na yon. Press lang yung bead na yan. And para makontrol yung pagpatak. Okay? So, yun yung magiging pihitan niya. Okay? Okay. So, okay, meron tayong pipettes, ano? And sa pipettes, meron tayong volumetric and measuring. So, pag volumetric, ito ay transfer pipette. Okay, so hindi importante sa kanya masyado yung pang sukat or yung amount. Kapag measuring naman, syempre, pang measure na pipette. So, ang calibration niya is 0.1 to 25 ml. Ito, a small amount of liquid, di ba guys, kapag nag-transfer tayo, a small amount of liquid will remain at the tip of the pipette. Nandiyan sa tip, matitira dyan. Because there's an attraction between most liquid and glass. So, never blown out a volumetric pipette. Okay? So, meron kasi tayo, di ba may pang blow yan, guys? Yung ating, ang tawag dito? Yung red na bulb? Aspirator. Di ba, nakakita na ba kayo ng pipette with aspirator? Yung volumetric kasi, guys, they are designed to transfer lang. So, kahit hindi nyo na i-blow nung aspirator. Yung measuring pipette, ito yung mga kailangan yung i-blow kasi every drop count dyan sa measuring pipette na yan. Naintindihan? Okay. Okay. So, this one is a graduated serologic Oswald-Follin and volumetric.
Okay, so ito yung difference nila, guys. Ano yung TD? To deliver. TC is to contain. Okay, and we also have our micropipette. So ito yung mga automatic pipette natin, no? Tandaan ng principle nito is air displacement and teka lang, papakita ko sa inyo yung example. Ito na yung ginagamit natin sa laboratory, yung ating mga micro pipette. Ayan. Ito na yung mga ginagamit natin sa laboratory. Bakit sa micro pipette? Kasi very small amount of liquid ang kanyang kayang i-transfer. No? 0.03, 0.04, 500 microgram, UG, ano. Kento, ganito ang tamang paghawak sa ating micropipette. Okay? And bawat tip niyan, may color yung tip niyan, kung anong kulay yung pinaka, yung magkakasya sa kanya. So, may maliit at saka may malaki. Okay? Siguro 1 ml na yung kayang pinakamalaking i-transfer ng ating mga regular na conventional na micropipette. Pero meron ding malalaking ganito. Para gamitin to, ano, nakikita niyo yung posisyon ng hinilaki niya. So, yung first, yung two stops, dalawang stop kasi yan, guys, mararamdaman niyo yung pag-resist nung in-press. So, first and second stop. Okay, sorry. Okay, may first and second stop yan. So, mararamdaman yung resistance kasi. Kapag first stop, ito, this one is to suck the liquid. Okay? And yung full stop hanggang sa dulo, this is to blow out the liquid to other container. Intindihan? Para makakuha kayo ng liquid, first stop lang. First stop, then release. Okay? Para ma-blow out yung laman ng pipette dun sa other tube, you have to press until the end, until the bottom, dito sa pinakang baba. And then, release. Mabublow na doon lahat ng nakuha mo. Guys, make sure na hindi din first ang nagawa ninyo. Though may madi-dispense kayo noon sa pag first stop nyo lang, this one is to dispense. Dispense. Okay, do may malalabas kayo, may matitira pa rin sa tip niyo kung hindi niyo i second stop. Okay? So yun yung ating micropipette. At tandaan niyo, ang principle ng micropipette is air displacement. Okay, so we move on to our burette. So burette, single T, or yung burette na kagaya nung kanina, pwede, acceptable yun. Pwede na lang tayo sa single, ano. Ito lang yung gawin nating formal para pag nag-quiz tayo, hindi tayo magkakaiba yung sagot. So yung burette natin is capable to deliver maximum capacity. So tsaka precise siya kasi drop by drop ang kaya niyang i-deliver. Okay, unlike sa mga pipette, regular nating pipette na wala tayong control kundi yung hinalikta lang natin, sa burettes meron tayong valve or meron tayong parang gripo, may pihitan. Okay? So, ang tawag natin doon sa valve na yun is pinch cock valve or teflon. Yung teflon, this is unaffected by most reagent and does require no lubricant. Yung pinch cock, ito yung closed fitting glass bead inside a short length rubber tubing. So, ano yun? Karamihan ng pinch cock valve, yung nakalagay sa tube, yung pinakita ko kanina na may bead sa loob na dito nyo ipipress sa side na ito, naka-rubber tubing. Usually, this is for your alkali burette. Kapag teflon, ito yung may pihitan. Okay? Okay, yung volumetric flask, ano itsura nito? Guys, yung volumetric flask, ito yung bilog. Ito yung bilog, no? Na may takip. May takip yan usually. And capacity niya is 5 ml to 5 liter. Guys, may maliit, may malaki. Calibrated to contain a specified volume when filled to a line etched on the neck. Merong like, guys, unlike kay flask,
na makikita nyo dito yung line. Sobrang faint line lang, guys, na makikita nyo yung line kay volumetric flux. Pero meron siyang etch line dyan sa side. So, ang purpose nito, guys, dahil wala siyang measurement, wala yung measurement dyan, is to just deliver, no? Kasi halimbawa, sinabi dyan na ito yung reference line niya. Ang kaya, meron naman nakalagay kung hanggang ilan itong plus na ito. Halimbawa, 50 ml nakalagay. Halimbawa lang, 50 ml. Ibig sabihin nun, guys, pag napuno nyo yan, 50 ml na yon. So, yun yung susundin ninyo. Okay, so, paano linisin? Again, ganun ulit, ano? Pag may grease, lagyan ng ano? Organic compound. Okay, after being cleaned, the apparatus must be thoroughly rinsed with tap water and then with 3 to 4 portion of distilled water and then dry. Wag ipapat ng tissue. Okay, air dry lang. Avoiding parallax. Guys, ano yung parallax? Ano yung parallax? Guys, yung parallax, ito yung difference in measurement due to your perspective. Okay? So, halimbawa, ito yung tube. Ito yung medtech na nagsusukat. Halimbawa lang, ha? Ito yung medtech na nagsusukat. Halimbawa. Ito yung mata niya. Hawak niya yung tube. Hawak niya yung tube. Ano ang tamang level? So, dapat eye level. Dapat eye level lang masusukat yung tube. Okay? Kung nasaan yung amount ng volume niya, nasaan yung amount ng volume niya, eye level dapat niyang makikita, hindi pababa. Kasi nagkakause yun ng parallax. Magkakaiba yun ang nakikita. Okay? So, if ever na makita nyo yung tube na yan, ano, at nakita nyo na naka-lower meniscus siya, ano ibig sabihin ng lower meniscus? Ito ay halimbawa, nasa 5 ml ka na. And then, ito yung sukatan ng 5 ml. Ang ibig sabihin ng lower meniscus, guys, yung pinakamababang angle nung pagkaka-dip nung liquid, try nyo yan, check nyo yung mga bottles ninyo, hindi pantay yan, lalo na kung mukhang tube yung bottle na iniinaman ninyo, may lower area dyan. And yun yung retargeting meniscus. Yun dapat yung susukatin ninyo. Lower meniscus. Guys, tandaan ninyo, kapag ang liquid ninyo ay non-viscous, ano ibig sabihin nito? Hindi malapot gaya ng tubig, lower meniscus tayo. Kapag ang liquid ninyo ay viscous, gaya ng mercury or other colored fluid, upper meniscus po tayo. Tandaan nyo to, ha? Okay. So, it is common practice to use the bottom of the meniscus as the point of reference. And then, dapat laging eye level kapag tumitingin kayo ng sukan. So, this is your lower meniscus. So, instead of reading this as 16, ay, sorry, 14.1, tama ba? Ang calibration nito ay tag 5 ata, ano? So, this one is 5, 10, 15, 20, 25. Ay, hindi. 10, 20. Sorry guys, sabay lang. 14.0, 14.10, 20, 30, 40, 50. Hindi rin. 20. 22.2 to, ano? 14.20, 40, 60, then 80, then 100. Tama, ano? Tag 0.20 ang calibration ng tube. So, instead of reading this as 14.80, ayan, instead of reading this as 14.80, yung lower meniscus yung inyong babasahin. So, ang lower meniscus niya ay nasa, ay, sorry, mali ako. Wait lang. Hindi pala siya calibration na, ito pala yung 14, ito pala yung 15. Ito iniisip ko kasing 15. Sorry guys, ha. 0.1 ito. 10, 20, 30, 40, tapos 50, 60, 70, 80, 90, tapos 50 niya ikaw 100. 0.10 pala. Sorry naman. Okay, so nandito siya sa, instead na babasa niyo siya, ang gulo ko na, no? Magulo na ba? Ka lang, ha? Ayan. So, pagta ko ngayon ink. Ay.
Ay, hindi ko mapalitan. Anyway, imbis na mabasa niyo siya, so 14.4. Ang basa natin sa kanya is 14.5 kasi ipa-follow natin yung lower meniscus niya. Okay? So, paano nililinis ang pipette? Using a rubber bulb, draw detergent solution to 2 to 3 centimeter level above the calibration mark. Drain and rinse the pipette with tap water. Okay, if necessary, now inspect for film breaks. Ano yung film breaks? Yes, ito yun. Ito yung pipette nyo. Pag binuhusan nyo ng tubig, dapat smooth flowing lang yung liquid. Kapag binuhusan nyo ng tubig, tapos yung liquid niya parang naging ganyan, yung parang may mga butas-butas, habang continuous kayong mag-flow ng liquid, ibig sabihin may debris doon or may oil doon sa area. Okay? So, dapat smooth flowing lang. Wala dapat film break. Okay? So, pag may ganon, lagyan nyo ng soap. Okay? And then, fill the pipette with distilled water and carefully rotate it so that the entire interior surface is wetted. Repeat rinsing at least twice. Tandaan na pinagbabawal na technique ng mga medtech is bawal ang mouth pipetting. Kailan na uso ito? Matagal na panahon na. Hindi wala nang gumagawa niyan. So, yung blood minamouth pipette nila. Imagine yun, yung urine minamouth pipette nila. E, paano kung naubo ka bigla, no? Tapos nainom mo, kadiri, ano? Huwag tayo magmamouth pipette. Daw wala naman ang ginagumagawa nun, guys. Laging bulb ang gagamitin, okay? Pero totoo yun, dumating tayo sa point na minamouth pipette natin. So, imagine yung hazard, no, sa mga medtech that time. Measuring aliquot. Ano ibig sabihin ng measuring aliquot? So, the small volume that remains shall not be blown or rinsed in the receiving vessel. Tandaan nyo lang, ang meaning ng aliquot, ha, is a part of a whole. Ito yung mismong reagent ko. Kumuha akong 10 ml, na reagent is 50 ml. Yung 10 ml ko, yung aking aliquot. Or yung part of a whole ko. This will be my representative in all my other tests. Aliquot yung tawag doon, okay? So, paano naman lilinisin daw yung burette? So, to clean the burette, nagagamit ng detergent and long brush, tap water and distilled, inspect again for water breaks or yung film break, and then repeat if necessary. How about yung stopcock? Yung parang gripo. Karamihan kasi ng ganito. Ay, sorry. Karamihan ng stopcock natin ay minsan madalas yun yung nasisirang parte sa burette. So, minsan, nagiging loose yung gilid niya. Pag pinihit mo, tuloy-tuloy pa rin yung tulo, hindi siya nag-i-stop. So, kaya nilalagyan niya ng grease. Minsan naman, dahil kung ano-anong chemical lang nilalagay, tumitigas, nagkakaroon ng corrosion. No, kahit glass, parang nagkakaroon ng tuyo no, na reagent na tumitigas yung gilid. So, minsan nilalagyan siya ng grease para hindi mahirapang iikot. Okay? So, paano mo nalaman if properly lubricated na ang inyong stopcock? No? So, the area between stopcock and the barrel is transparent, liquid tight is sealed, no grease on the tip. So, yung iba ginagawa after greasing, nilalagyan ng liquid or similar reagents. Halimbawa, kung water ang gagamitin mong reagent, water ang ilalagay mo. Kung halimbawa ay potassium permanganate, ang gagamitin mo, potassium permanganate, yung gagamitin mong pang-test kung tumutulo or hindi or gumagana ng maayos yung stopcock. No? Para ma-eliminate mo yung sobrang paghuhugas ng burette kasi matagal siyang hugasan tapos papatuyuin mo pa. Okay? Okay, so... Okay, never heat a volumetric flask using a steering rod to direct the flow. Guys, tandaan nyo, dito sa analytical chem, di ba ang steering rod, di ba ang normal na use natin steering rod, syempre is to steer. Tama? Dito sa analytical chem, di ba maliit ang butas ng ating volumetric flask? So, pag nagpo-pour kayo ng liquid dyan, maglagay kayo ng, ato dito, steering rod dito sa loob, and then ibuhos nyo mismo yung liquid ninyo dun sa steering rod. Okay, hindi yan mag-i-splatter. Basta diretso nyo lang yung buhos sa steering rod, diretso sa pababa yung tulo niyan. Tandaan, another use of steering rod bukod sa steering is to direct the flow of liquid. Tandaan nyo to ha, direct the flow of liquid. Okay? Okay, so calibrating volumetric wear. So how do you calibrate volumetric wear?
O, na-discuss na natin kanina yung buoyancy, correction. Tapos na tayo dyan. Laboratory notebook. Actually, guys, nasa book talaga ito ng Skoog. Hindi ko alam kung nandun sa edition na meron kayo. But, the laboratory notebook is used to record and measure experiment condition, important observation, and any other significant information. So, dapat talaga may laboratory notebook kayo kapag nag-experiment. But, okay lang, hindi naman natin kailangan ng laboratory notebook. So, additional knowledge na lang din to, guys. Meron din to sa book ninyo about sa Excel. And I know, familiar naman na kayo sa spreadsheet sa Excel. Gumagamit na kayo niyan before pa. May tatlong, gusto ko lang i-inform or i-discuss itong kaunting discussion na ito. Kasi nasa book nito and kasama din ito sa quiz. So, meron tayong tatlong popular spreadsheet program. But of course, Microsoft Excel and yung Google Sheet. Hindi ko alam kung merong Google Sheet sa inyo sa book. Kung gaano siya ka-updated. Pero kasi hindi na ginagamit kadalasan ng Lotus 1, 2, 3, saka 4 Pro. Napaka-updated na niyan. Excel and Google Sheet na ang madalas nating gamitin. So, yung worksheet natin, no, may grids yan, rows and columns. And we also have your active cell. So, alam niyo na ito since kayo naman ay mga techie na. We have the row labeled 1, 2, 3, column ABC. And we also have your formula bars. Pwede nyo ilagay doon yung formula natin. Okay. So, safety in the laboratory, konting palatandaan lang. No, learn the location to proper usage of the nearest eye fountain. Eye fountain, guys, dalawa yun na fountain. Nakaganito yung tsura niya. Para pag kinutok niyo yung mukha ninyo, mag-i-sputter siya ng liquid diretso sa dalawa niyong mata. But before you do that, kapag nagaganyan kayo, make sure na i-try niyo muna siya ng mag-diretso sa mata. Kasi minsan madumi malikabok, baka ma-infect lang lalo. Wear eye protection at all times. In case of contact of an unknown liquid on the skin, immediately flood the area with copious quantities of water. Of course, guys, kapag ba may nilagay na acid sa inyo, ibabalance out nyo ba ng base? Guys, mali yun. Kapag may pumatak na acid sa inyo, lagyan nyo agad ng water. Linisin nyo agad yung mata nyo ng water, i-flush nyo agad. Okay? And syempre, inform nyo yung instructor kung may kasama man kayo. Never perform an authorized experiment. Never work alone in the laboratory. Lagi tayong may kasama sa lab. Never bring food or beverage. Bawal kumain. Alam ko may mga matitigas ng ulo kahit naka-duty na kayo sa ospital. May iba sa inyo na magtatabi ng pagkain sa ref, katabi ng mga sample ng mga pasyente. So, iwasan nyo yun. That, meron naman lagi separate ref. Pero iba kasi tinatamad na pumunta kasi medyo malayo yung pantry. Huwag yun nang i-attempt na ganun, okay? Never perform mouth pipetting. Again, mga nang gumagawa niyan. To outdated na lagi mag-inform ng no mouth pipetting. Kasi alam naman natin na bawal kasi, guys, yung hazard, ano, mahigup mo yung sample mo, edi nalasong ka pa. Wear adequate foot covering. Bawal ng chinelas, confined long hair. Kung maaaring iwasan yung jewelries, kapag naglalab, iwasan. Okay? Be extremely tentative when touching object. Again, guys, be present. No, huwag tayong lutang, lalo na kapag nagpa-perform ng laboratory. Kahit nasa ospital, alam ko may hirap maging at the moment, at the present. Kasi lalo na kapag galing kang night duty, ikaw yung morning peak, mga ganong senaryo, talagang lulutang yung utak mo. Pero as much as possible, maging at present kayo. Alam niyo dapat kung ano yung ginagawa ninyo. Hindi nakaka-uwi kayo ng reagent, nauuwi niyo yung ibang test kit, no, nakakalimutan niyo mag-endorse. Kaya kapag nag-endorse tayo sa ospital, always verbal and verbal at saka meron din na written, no? Sabihin mo sa ka-endorsan mo, tapos isusulat mo din para hindi niya kalimutan. Ganun lagi ang protocol. Always fire polish the end of freshly cut glass tubing. Hindi naman tayo nagumagawa nito, pero naabutan ko to, guys. Bumibili kami ng glass tube, tapos kami nagmamanipulate to create different shapes ng tube. Halimbawa, yung YouTube, ayan, gumagawa kami ng iba't iba. Gumagawa din kami dati ng dropper. Yung conventional dropper, yung pinipress lang dito, yung basta alam niyo na yung dropper na yon. Anyway, hindi naman tayo nagagawa niyan. Pero, ayan, nagawa yan before. Too outdated na yan. Use fume hood when toxic. Lagi naman tayo may biosafety cabinet. Notify the instructor when injured. And dispose solution and chemicals as instructed. Okay? So, I think, guys, that's the end of our PowerPoint Chapter 2. Sakto sa time, ano? So, again, gaya ng aking inaasahan, hindi natin matatapos yung two topics. So, again,